Isang eye-opener para kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang balitang sinampahan ng kaso ng pamahalaan ng Estados Unidos si dating Chairman Andres Bautista. Inakusahan si Bautista na tumanggap ng suhol o bribe mula sa isang poll technology company noong 2016 elections para manalo sa multi-million dollar election contract. Ang provider ng COMELEC noong 2016 elections, partikular sa mga makina, ay ang Smartmatic. Ayon kay Garcia, sa ngayon may presumption na inosente pa rin si Bautista. Pero tututukan nila ang usad ng kaso, lalo na ang bigat ng ebidensyang ipipresenta sa korte. Tiniyak ni Chairman Garcia, magiging transparent, inclusive at patas ang kanilang procurement ng mga makina para sa 2025 elections. Wala silang itatago mula sa publiko. Sa kanyang social media post, sinabi ni Bautista na nagulat siya sa reklamo laban sa kanya. Hindi pa rin anya siya kinukontak ng U.S. Department of Homeland Security. Pero itinanggi nito na tumanggap siya ng suhol mula sa Smartmatic at anumang entity. Gayunman, handa rin anya siyang sagutin ang mga reklamo sa kanya. Ayon naman sa Smartmatic, nasa Pilipinas na sila noong 2008. Sumunod sila sa mga proseso o procurement law na ipinatutupad ng COMELEC. Ang pagkapanalo nila sa bidding ay hindi desisyon lang ng isang tao. Sa huli, sinabi ng kumpanya na handa silang makipagtulungan sa mga otoridad. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.